tagal-tagal eh. Alam naman, ito naman, isasara ko pa nga eh. Ba't ba nang mamadali ka? Hindi, kasi gutom na ako. Tsaka, wait lang, maiba ako. Babalik ka ba Ilocos? Sabay ka kay Gob? Depende sa workload, pero malaking possibilities na sasama ako. Bakit? Wala kasi, gusto ko mamasyal din sa ano, para ma-electric pan. Ah, oo, alam ano ko yun. Bangi Wind Farm. Yes, sige, yun. Sure, ipapasya kita doon. Tataluwi din naman si Gob sa Ilocos Norte. Yun, libre. Pero tara na, Besh, kasi maano na yung report ko. Yung tagal mo mamadali, may biyahe. Ay, salamat, nakaraos. At least nakaraos tayo nung TWIZ. Ayan. Osh, osh, dog. Ayan, memorize mo na. Sorry. Teka muna, ano na nangyari dun sa teleserye? Ulan ng ulan? Uy, ay, tama. Andyan, oh. Sina Juliana. Kumusta na kayo? Uy, naki-extra. Andres! Hi, sir. Ano nangyari? Sitting guy. Ah, yes, Gob. Nakapagpasa na. FC na FC. FC. FA na nga po, FA. Feeling anak. Feeling FM. FM. Ano po yung FM? Feeling may mamanahin. Kakainita ka, promise. Oh, ganun. Ano nangyari? Ayos po, Gob. Nakapagpasa na po sila ng letter para sa media incentives desk po. Para maano na po natin yung mga permit. Abi, okay. Good. Parang ina-expedite namin lahat yun, eh, para mabilis. I thought you're going with Matt and Borgie pupunta sa Ilocos. Huwag ka na magtrabaho kasi, mag-quit na dyan. Mga trabaho na yan. Eh, pero hindi po. Ako po dapat yun. Kaso hindi na po ako tumuloy. Ay, gano'n. Opo, kasi may tinutulungan po akong kaibigan. Which, kaya nandito po ngayon para manghingi ng advice sa inyo po. O bakit? Ano na ang latest? Kasi po, yung kaibigan ko, naradig ko yung sa teleserye, pinag-uusapan niyo po. Kasi nga pinaplano namin para makatulong dun sa teleserye. At alam mo naman, feeling teleserye capital of the universe. Ayun nga po yung napansin ko, kasi laging may shoot dito. Yung friend ko po, taga-production, so baka may pwede po kayong ma-advise. Okay. Alam mo, madali lang, di ba? Yes po. Ang gagawin lang. Kasi we have this ordinance na ang tawag, Media Incentives Desk. Yes. Pupunta ka doon, tapos sasabihin mo ano yung needs nyo, yung mga location. Oh, ano mga location, kung kailangan ng beach, kung kailangan ng bundok. Gagawa kami ng bundok. Hindi, joke lang. Kulang lang, hindi kami makapag-produce ng vulkan. Pero gagawin din kung kakayanin. Wala kaming vulkan sa Ilocos Norte, yun lang. Pero otherwise, tutulong kami. Tapos yung mga simbahan, lumambahan. At di ba, Juliana, nakaka-effort din tayo na kung minsan makakuha ng sponsor for the hotel, yes po, or food, ganyan. Okay. So hindi kaya siya ganun kahirap. Madali lang. Madami na na-film sa Ilocos. Like, diba, Henry Luna, The Fate Night. Yes. Yes. Sikat na, Pagani. Pagani. Yes. Araw-gabi. So, kaya nga, parang ano na siya eh, ang kumbaga teleserye, capital. Oh, diba? Claim. Hindi, kasi yung ibang provinces or yung ibang cities, marami nilang sinisingil yung mga nagsushoot. Mm-hmm. Yung pataasan, 30,000, 50,000 kada location. Tapos, syempre, napakamahal naman nun. Eh, kami naman sa Ilocos, napakalayo namin sa sentro. Sino pang pupunta dun? Unless we provide something add-on, di ba? May value added. So, yung ginagawa namin, dinilibre na namin yung location, tapos tutulungan pa namin yung transportation, kung may madali pang sponsor, para makatulong at tuloy-tuloy ang pag-shoot sa amin. Tsaka ma'am, di ba the media incentives desk? Yes. Yeah, feeling ko malaking bagay yung media incentives desk nila. So, para kung may gustong mag-film sa Ilocos or mag-shoot sa Ilocos, hindi na sila nahihirapan sa pag-ayos ng permits and mga ganun bagay. Mas madali na siya. Oh, at least, nakakatulong yon. And marami naman nag-shoot mga advertising, teleserye, sine, halos pati indie movie, yung kay Love Diaz na nanalo, doon din sa Ilocos shoot. Talagang ine-effort namin kasi sayang naman eh. At yun, yung General Luna, shoot lahat doon. Talagang malaking bagay. Kasi si Fernando po din yata, merong shoot doon. Nako, dami. Yes. Taon-taon. Andoon lahat ng halimaw sa San Jose. Sa may San Jose, yes. Pero ang maganda po doon kasi, kumbaga, hindi nyo lang natutulungan yung production company. Yes. Pati yung mga mamamayan ng Ilocos sa tutulungan din. Oo, malaking bagay kasi
unang-una, eh, nadadagdagan ng tourism. Kasi promotion yun. Paano man kami magbabayad ng airtime na 2 hours every day for ilang linggo, di ba? One season. We can't afford that. So, bale, libre na. Like yung Bagani starring Ilocos North. Yes! O di, okay. Kita-kita yun. Kamili yung starring na starring, di ba? And then, ngayon, ang problema ngayon, yung mga tao sa Ilocos, nagkaka-illusion. Alam mo yun? Parang meron na silang feeling na artista. Pati yung mga karpentero ngayon, hindi na sila dapat tawagin ng karpentero. Dapat set designer. Oh! Wow. At yung mga mananahin namin, tagaliplip, at yung mga sobrang simple lang na mananahin, ilusyonada na rin. Ang title, Wardrobe Distress. Oh! Oh, laban ka. Lahat sila ganun. At yung may ibang mga Becky namin, nabit-bit na rin, at na-discovered ng tuloy yan sa Manila as stand-up. Kaya masaya. And actually, did you guys know, film producer actually ang nanay ko dati, before siya nag-politics. She produced such films as Himala. I love you! Tawagin silang lahat. Walang Himala! Hindi totoong may Himala! Tayo ang gumagawa ng Himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa! And Pintakasi, her recent animation film. Akin si Josie. Kaharian ko to. Asan si Tikpoy? And anong blood type mo? Ano naman ko nito pa doon? Eh, baka gusto mo i-donate yung bato mo. Yung kidney mo. Ready daw silang magbayad ng 100,000 pesos. Basta wala kang pakialam sa mga bagay na importante sa akin eh. Sa buhay ko. May batas kasi na lilabas ngayon. Ayon sa batas, bawal ang pag-transplant sa pagitan ng isang Pilipino at foreigner. Bawal? Parang ano eh. Kailangan ako magpakasal. This is just it. Yes. Parang struggle talaga, parating ina-outsource lang yung mga Filipino movies. Halimbawa, yung mga, alam mo yung mga grindhouse na tinatawag, yung car park movies sa US, yung maramihan na double feature, primetime double feature, car park movies, na nakikita sa mga Greece, 1960s, 1950s movies sa US, lahat ng movies na yun, ginagawa sa Pinas. Dito ginagawa yan. Tapos, yung mga director natin, sina, maski sina Jerry De Leon, pati sina Sirio Santiago, all of them were actually producing for the US. And then, yung mga bakbakan, natatag na lang sa LA. Naku, ay, nilabas mo na yung sekreto niya. Striker, there's a movie nga called Striker, it was shown here. Pero it was actually shot in the sand dunes. Tapos, artista Amerikano, yung mga B-movies na tinatawag, tapos papadala sa US. Yun lang papel natin noon. Pero in the process, gumaling yung ating mga direktor, magagaling yung cameraman at yung crew, dahil US standard. So gumawa na tayo dapat ng sarili. It's about time. Yes. That's the beginning. The history of Filipino movies. Yes, mas maganda. Pati animation, pinasukan ko, akala ba ninyo? Oo, wow. Nauna tayo sa mga animation. Hanna-Barbera has been in the Philippines so long. Ganun din yung Disney has been producing. The Japanese, nandito rin. And then we were also doing the soundtracks, if you remember, ages ago. Kasi ang daming musikero sa Pinas. Eh, walang mga racket yung mga session musicians. Silang nagle-lay in ng soundtrack ng mga sine sa US. Kasi ang mahal-mahal sa US, eh dito mas mura. Eh kaya lang ngayon, wala na tayong technology na. Loves tayo sa'yo. Pero Gov, pag nag-produce kayo ulit,
O ba? Star. Kailangan mo ng bida. Feeling. FS naman. Feeling. Feeling star. Feeling star. Pwede star, bida agad. Di ba pwede extra muna? But actually, ma'am, feeling ko, mas bagay kayo as love team. Hey guys, kumusta? Okay lang. Join us. Yan. You want another coffee? Sige, coffee. Sige. Tapos, tinapay na rin. Kulit din. Oh, just for you. Ito, Plus, pwede isang coffee tsaka isang ensaymada, please. Ayun. Yun lang po, sir. Yep. Thank you po, sir. Dalawin mo na yung ensaymada. Grabe sige talaga, po, maririnig dalawa ba? Dalawa. Bibigay ko sa yung... Share tayo. Share. Kumusta guys? Anong latest? Okay lang. Galing ako sa bahay. Tapos may nakita ako, kumikita pala yung mga tao sa YouTube pag nagko-cover. So parang gusto ko rin gawin. Kaso wala akong maisip na kanta na i-cover ko. Ah, okay. Why don't you try yung mga OPM classics natin? Ang dami nun eh. Tsaka medyo hindi na popular na yon. Bilis ng ano ah. Pwede mong gamitin yung mga kantang nanalo sa Metro Pop. Ay, yes. Pwede. I know my mom played a big role dun sa Metro Pop. Tapos yung mga songs na yan, wow, parang naging classic eh. They're some of the best music that we produce. Okay. Sige. Pero grabe no, pati music involve yung mom mo. Yeah, super. Basta arts. Basta arts. Actually, you know what? Let me call my mom para we can hear from her directly, no? Sige. Okay yan. Ano yan? Wala, patapos na. Hello? Hello? Hey mom, yeah, I'm here with Juliana and Kaiser and yeah, I told Juliana, you know, what to do. But Kaiser was wondering what OPM songs he could cover for his YouTube channel. Here, I'll put you on loudspeaker, okay? Sige, para marinig namin. Oh, okay. Siyempre yung pinaka-classic, di siyempre yung anak, no? You have to ask Cap Ready kung po pwede yun. And then now we have a whole bunch of all sorts of other songs. I always like Ewan. It's really cute. And Ryan Cayabyab, of course, has a whole bunch of classics. Kayo, what do you think? I don't know what's relevant na now kasi alam naman yun, dami-dami na rin. Oo, Gov, no? Pwede yun. At least may idea na ako ngayon. Pero, Gov, ano lang, naisip ko lang. Paano ka na-involve sa Metro Pop? Ah, mahabang kwento. Ano ba nangyari doon? Ah, si Cadoroy Valencia. Ito yung distinguished na columnist. And nag-set up kami nung how to encourage sana yung ating indigenous. Ito nga, yung OPM, Original Pinoy Music. Tapos, ito nga, gumawa kami ng board of directors, including Vic Del Rosario, kung sino-sino. Tapos from the ad agency, hindi pa siya artista noon, si Tessie Tomas. Ang dami namin eh. And of course, sina Tony with Channel 7, all sorts of people. So yun, nag-umpisa yung Metro Pop and we decided that the fastest way would be through a contest. And that became the Metro Manila Popular Music Festival. Ayun no, nag-umpisa na. Yung contest namin, dalawa yun eh, dalawang kategory, yung composer, best composer. Pagkatapos, meron din best performer. So, na-discover sina Sharon Cuneta, kung sino-sino, imagine at that time. Eh, nakakatuwa nga kasi nagsasubmit sila ng mga kung ano-anong mga kanta. Eh, napaka-primitive pa rin yung mga cassette tape, mga kung ano-anong tape na napakaluma. And then they literally mail it to us. Wala pang AV, wala pang mga WAV, wala pang padala-padala sa internet. So, pahirapan talaga. It's really by snail mail. And then we'd receive it, biyak-biyak. It was such a struggle. And pag tinuktog mo, finally, may tumitilaok pa sa background. Talagang those were early days. Pero yun lang, Gov, no? Nakakalungkot. Kasi yung mga K-pop ngayon, di ba? Parang yes, mas sikat pa sila kaysa sa Pinoy Pop. Oo nga eh, nakakalungkot eh. Sikat tayo nun. Imagine, yung anak naging top of the pops all over the world. Ang tagal-tagal, buwan-buwan. Nandyan sa Japan, number one in 26 countries, translated everywhere. Pagkatapos, naging sikat yung Pilipino. Alam ng mga nasa abroad na tayo talagang pinanggagalingan ng mga musikero. Even our studio musicians, nagra-racket noon, naalala ko pa eh. We used to do the soundtracking for all kinds of Hollywood movies. Because we simply haven't
invested in the music technologies that have come about. So yun, K-pop, nauna na. Gaya pa rin tayo ng gaya, lokon-loko tayo sa kanila. Pero bongga na, no? Super bongga yung Metro Pop. Inaabangan ng lahat at ang dami-daming pumupunta, hindi kami na-absent, ang gaganda ng damit. Talagang pinaghahandaan na festival. Yeah, actually, alam mo, Kaiser, sa amin sa Ilocos Norte, we have the Tanok Festival. Have you heard of it? Tanok Festival? Tanok? Dipe. Ano yun? Ano yung Tanok Festival? Yeah, eto nga yung Tanok Festival. Ang ibig sabihin nun, pride. Eh, talagang pride ng bawat isa sa mga towns. At laban-laban sila, nagulat nga kami dahil may mga towns kami na kelihit-lihit eh. Yung mga tribal, 1,000 lang yung tao. Pero lalaban sila sa malalaking syudad, katulad ng Lawag at Batak. Eh ngayon, laban-laban na nakakatuwa, yung mga maliliit na town, sila pa ang namamayagpag, the indigenous culture, talagang vanishing cultures na nabubuhay ng todo-todo. Pagkatapos laban din sa mga tinatawag na mid-level towns na yun, yung mga rural talaga, yung mga nagtatanim, tapos mga mambubukid. And then laban din dun sa mga colonial centers naman. So iba-ibang mapapanood mo, at miski yung mga Cebuano ngayon, dinadayo. Pero ano nga, kinopya pa daw yung ibang move sa YouTube eh, kaya natutuwa naman kami eh, insecure ako sa mga Bisaya. Oh. Yeah, it's a big, big deal. It's our biggest fiesta. And, you know, we have 23 performances. Last year pa nga, we had about 50,000 guests from all over the Philippines. Ang dami din, no? Yeah, malaking event pala talaga siya. Yeah, super, super colorful, super engaging. Next time, you should come. My friend, sige. Coming from you, ako din. Sama ako. Sige. Uy, tama yan. In fairness, pati yung mga balikbayan natin, yung mga taga-Hawaii, pati yung mga foreign tourists, dinadayo na talaga. Kaya dapat tuloy-tuloy, umaabot ng 60,000, 50,000, talaga napakarami. Mat, di ba nakita mo? At hindi sila gumagalaw hanggang 2 o'clock in the morning para matapos lahat ng kompetisyon. Okay, so hindi lang siya local, no? So, Gov,
Next year, baka naman. Ayan na naman siya. Pwede akong sumali dyan sa Tanok Festival as an honorary Ilocano. Meron akong mga covers, pwede kong isend sa'yo para audition video ko na yun. Sure, Kaiser, why not? You're welcome. Teka nga, magaling ka ba? Ano bang gagawin mo? Ay, tanong mo sa lolo ko, Gob. Naku, confident si Kuya. Kamakinig dyan, Gob. Sige, Gob, bye-bye na po. Thank you po, ha. Alright, bye-bye, bye-bye. Mukhang may future na. Dumating pa dyan. Bye, Gob. Bye, Gob. Bye, Mom. See you. Ay. Ay, dahil. Sige. Takaw mo. Ako, hindi pa nga ako kumakain. Grabe ka, tigisa nga lang kami. Dalawa in order ko, di ba? Alam mo, na-inspire ako kanina kay Gov. Di ba, pinag-uusapan ng music. Parang gusto ko tuloy gumawa ng video. Now? As in now na? Oo, cool kaya yon. Wait, meron ako dito nun eh. Nandito yun eh, nasan ba yun? Saan ba yun? Saan ko nalagay? Ayan, play. You're holding Juliana. Hi ma'am, ito po ang Abel Iloco. Hand wooden cloth po siya nagawa sa Ilocos Norte. Pwede itong gawing skirt. Yes, exactly. Pwede siyang gawin cortina or wrap. Oh, diba? Mantel. Nice. I'll teach you a little trick. I'd not trick, but like parang may distressing thing in the morning. Gee! Yeah, believe, yes! Oh, oh, okay. Hello, that's my mom. Yeah, yeah. I know. Mina man, this is the one tool I cannot leave the house without. Little eyelash curler. Kasi alam mo naman ako, kilay is life. Yeah, yeah. Kung anong taas ng kilay, yun ang taas ng energy throughout the day. Yeah. Gloss with color. Para pwede na siyang lipstick and pwede na siyang ano. Ginawa siya ng province ng Ilocos Norte para mabigyan ng platform ang LGBT. So you can enjoy! Wala ka kumaka-English ka ng kamakamak! Ay, gusto kong aminin. You better come out. Oh, sabi na. Sorry. 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 Sor